tinanggal sa kanyang loob. Bali, tinanggal po yung kanyang airbox. Bali, wala na pong filter itong motor na ito. Hindi ko ina-advise na tanggalin nyo yung airbox at yung air filter ninyo. Kasi para sa akin, meron talaga siyang negative effect sa ating motor. Kapag tinanggal nyo yung filter ng inyong motor, dapat po kayo magpalinis once a month po, or depende na yun sa sasabihin ng mekaniko. Open kasi yung natin, yung sa filter. Kapag tinanggal kasi ninyo yung inyong air filter, magbabago yung tunog ng inyong motor. Hindi na siya yung parang ipit na ipit. Lalakas siya ng konti at mas malaki yung hangin na maihigop ng inyong motor. Mas mabilis po siya ng konti doon po sa ating stock na setting po. Yan po yung sinabi sa atin ng mekaniko na meron pong improvement sa kanyang performance kapag tinanggal po natin yung kanyang filter. Yun nga lang, ang problema lang doon, medyo mabilis pong madumihan, mabilis mapasukan ng mga likabok yung kanyang loob. At frequent linis-linis lang. At maliban po doon sa pagtanggal po sa kanyang air filter, meron din pong tinanggal doon sa kanyang loob mismo ng makina. Hindi ko lang alam kung ano yun. Mamaya, ipapakita ko na lang yung mga tinanggal sa loob ng makina para makita din ninyo at magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung mga tatanggalin kapag nagpagawa kayo. Hindi ko na-advise na gayahin nyo tong setup na to. Baka kasi hindi nyo rin magustuhan itong setup na to. Papakita ko lang para malaman po ninyo na ito po yung ginawa dito sa motor na to. Remind ko lang po na super stock po ang tawag daw dito sa setup ng motor ko. At maliban po doon, siguro naman ay napapansin nyo dito sa ating side mirror na iba na yung ating side mirror. Kung makikita nyo, stock po yung salamin, pero yung pong kanyang parang stem ay hawakan po yan, or yan po yung aftermarket. Ito po, ito po yung aftermarket na parang hawakan, at ito naman po yung kanyang salamin. Stock po yung ating salamin at aftermarket naman po yung ating holder. Bali, ang ginawa lang po doon is yung pong stock na side mirror po natin, pinutol po natin yung kanyang yung sa ibabaw, yung pong nagko-connect doon sa kanyang side mirror, yun sa salamin mismo. Tinanggal po yun at yun po ay dinugtong sa aftermarket na side mirror. Bali, tinanggal po natin yung salamin po ng aftermarket na side mirror at binutasan natin ng mas malaki. Nilakihan po natin yung butas sa aftermarket na side mirror. Para sa akin, masasabi ko, may re-recommend ko na gawin nyo rin itong ganitong side mirror kasi ang kinagandahan kasi nito ay malaki yung kita sa likod. Mas safe kasi mas marami kayong makikita just in case na ano, kasi yung ibang side mirror naman kasi maganda nga pero hindi naman na masyadong malaki yung kita sa likod at syempre mako-compromise talaga yung safety natin kasi hindi natin makikita, especially yung sa mga blind spot. Alam naman natin lahat na meron talaga yung blind spot kahit gaano kalaki yung ating mga side mirror. May area talaga na hindi natin basta-basta nakikita. Kaya ako, kung mapapansin niyo sa ating side mirror, meron akong nilagay na blind spot mirror para nang sa ganun ay makita ko yung sa bandang side na hindi kita ng ating regular na side mirror. So, yun, pagkatapos naman ng ating side mirror, naglagay din ako ng voltmeter. Para sa akin, isa sa pinaka-importanting meron tayo sa ating motor ay ang pagkakaroon po ng voltmeter. Ito po ay makakatulong para po ma-identify po natin na sapat pa po ba yung battery na pumapasok at lumalabas po sa ating motor. Kasi dapat po 12 volts po ang eksaktong reading po ng ating battery. So, advice ko lang, paayos nyo kapag bumaba po sa 12 volts yung reading ng voltmeter. Kapag naglagay din po kayo ng mga auxiliary lights, advice ko lang na maglagay din po kayo ng relay. Kasi po ang relay po kasi
Yun po yung tumutulong na palakasin po ang kuryente na dumadaloy na hihigupin mula doon sa ating battery papunta doon sa auxiliary light or sa busina or sa kung anong electrical system na nilagay mo sa iyong motor. Kasi kapag ang mangyayari po noon, kapag naglagay po kayo halimbawa po ng dual po na busina, alam naman po natin na ang dual na busina po ay humihigo po ng malakas na kuryente mula sa ating battery at mabilis po yun makadrain ng ating battery. At ang gawin nyo lang po ay maglagay po kayo ng relay po. At syempre, huwag nyo pong kalimutan na maglagay din po ng fuse box kasi importante din po yun just in case po na magkaroon po ng ground or magkaroon ng sunog po sa inyong busina or sa kung saan connection po meron. Saan nyo po niligay yung fuse box. Yung fuse box lang po yung puputok. Fuse box lang po yung puputok. At safe na safe po yung ating motor. Kapag ka meron kasi yung fuse box or fuse na nilagay, in case po na magkaroon po ng mga sunog-sunog or ground or short circuit sa inyong motor, yung fuse lang po yung puputok at mabilis lang po siyang palitan. A few moments later. Kung meron man po akong maling mga sinasabi, merong maling nabanggit sa video ito, libre po na mag-comment doon sa ating comment section at i-correct nyo lang po kung ano yung maling mga sinasabi ko at marunong naman po tayong makinig sa mga correction, especially kapag mali naman tayo. Pagpasensyahan nyo na lang po kung mali naman yung mga sinasabi ko, alright? Okay, so balik tayo sa ating topic. Siyempre po, nagpalit din po tayo ng headlight. Dati kasi ang headlight po ng ating Sniper 150 ay H4 na halogen bulb. So masasabi ko lang po doon sa mga halogen bulb, malakas naman po yung ilaw niya, kasi lang kapag gabi na po or kapag mayroon kang kasalubong, wala na po kayong makikita doon sa kalsada kasi nga po kinain po siya ng, especially po kapag nasa espalto, alam naman po natin na kulay black po yung espalto at talagang ako experience ko na rin yun dati na halos wala akong makita nung halogen bulb pa po yung ginagamit ko. Kaya rin po ako nainganyo na magpalit po ng LED na headlight kasi po mas maliwanag po siya at mas safe pong gamitin kasi nga po kitang-kita niyo po yung dinadaanan po ninyo. Para sa akin po, napaka-safe pong gamitin ng LED at matipid po siya sa kuryente. Experience ko na rin po yun dati kasi yung halogen bulb po, hindi siya ganun kaliwanag pero napansin ko lang kasi na mas malakas kumain ng kuryente at mabilis po siyang makalawbat. Advice ko lang din po sa mga gusto po na magpalit ng LED na headlight, advice ko lang na dapat po naka-battery drive or battery operated po yung ating connection po sa headlight at para po ay hindi madaling malobat or madaling masunog yung ating headlight kasi ang mangyayari po noon kapag yung headlight po natin ay kinonek po natin sa stock na wire ng ating headlight, halimbawa sa kapag nagpalit na po kayo ng LED headlight at hindi nyo naman po nilipat yung connection niya papunta din sa ating battery, ang mangyayari po noon mabilis pong masunog yung inyong mga headlight. Kaya pag naka LED headlight po kasi kayo, makakatipid na po kayo sa kuryente at safe pa po kayo kasi mas malaki yung kita, mas maliwanag at syempre mas kita po yung daan. Maliban po doon sa ating headlight na pinalit, nagpalit na rin po tayo ng mga LED sa ating signal. Sa likod, tinanggal po natin yung stock na signal kasi alam naman po natin na yung stock na turn signal ko sa ating likod ay parang mabilis po siyang mabali, especially kapag meron po tayong angkas. At pinalitan ko rin po siya ng LED, orange din po syempre kasi bawal naman po tayong maglagay ng ibang kulay sa likod except sa signal po dapat po yellow or orange, ganun. Huwag na huwag po kayo maglalagay ng iba po pong mga kulay sa, especially po sa ating tail light. Ang advisable lang po na kulay ng ating tail lamp ay kulay red lang po. Maliban po sa red na tail light po natin ay wala na pong inaallow yung LTO
na kulay ng ilaw na ilagay po natin sa likod. At bawal din po yung blinker kahit po nakakulay pula po kayo sa likod natin, sa taillight po natin. Hindi po ibig sabihin na po pwede nang maglagay po or po pwede gamitin yung mga red na ilaw na may blinker. Bawal na bawal po yung may blinker. Steady lang po. Steady na red tail lang. At sa ano naman po, sa signal, yun nga po, dalawa lang po yung allowed na kulay. Bali, yellow lang at yung orange. Sa harap naman po natin, sa park light, sa especially po sa mga meron pong park light sa harap, bawal po tayong maglagay ng iba pong kulay. Experience ko na rin yan kasi ako dati gumamit po ako ng blue, gumamit na din po ako ng red at green. At ang sabi po sa akin ay bawal po yung ganong ilaw. Kaya ang ginawa ko, pinalitan ko na lang po ng white at saka orange na parehas pong LED para mas maliwanag po ating motor. Para lang malayo-malayo pa ay mas kita na po yung ating motor. Maganda po kasi kapag nagmamaneho tayo na nakabukas yung ilaw para po sa visibility at para sa safety po natin. Kaya mapapansin po ninyo, halos sa lahat po na nilalabas ng motor ngayon ay nakabukas po yung ilaw or yung headlight. Yan po yung required po kasi especially po sa mga motorsiklo. Maliban po doon sa ating headlight at sa mga LED na park light, naglagay din po tayo ng bago pong sprocket 1444. Ang kinagandahan po kasi pag malaki yung sprocket na gagamitin po ninyo, malakas po siya. Malakas po siyang humatak especially po kapag syempre madadagdagan po yung kanyang torque kasi mas malaki yung kanyang sprocket. At syempre huwag nyo din kalimutan na maglagay po kayo ng oil kasi importante po na lubricated po yung ating mga kadena para hindi po siya mabilis masira. Meanwhile, pagkatapos po ng ating mga park light at ng ating sprocket set ay nagpalit din po tayo ng gulong sa harap. Bali, ang stock po kasi ng gulong ng motor na ito ay 79 ilang po. Maliit po siya kung ikukumpara mo doon sa bagong labas ng mga sniper ngayon kasi yung bagong sniper po kasi ngayon ay 90-80 po yung size ng gulong sa harap. At mas malaki po compare doon sa lumang version po ng mga Sniper 150. Pero wala pong problema yun kasi ang sa Sniper 150 na mga nasa na gumagamit ng lumang version po, ang pinakamalaking gulong na maaari natin ilagay ay nasa 80-90 or 90-80 po, pwede yun 90-80. At kung gusto niya naman pong maglagay ng mas malaking gulong po sa harap, halimbawa gusto niya pong maglagay ng 100 or 110, ang gawin niyo lang po, palitan niyo lang po yung fender po ninyo or tabasan lang po ninyo para magkasya po yung gulong na gusto niyong ilagay. Kasi ang talagang pinakasagat po na sukat po ng gulong na maaaring na po natin ilagay sa ating Sniper 150, especially doon sa mga lumang model ay 90-80, yun po yung pinakasagat. Maliban na lang po kung nagpalit po kayo ng fender sa harap. At tubeless na po yung ating dalawang gulong. At pinalagyan din po natin ng sealant para po just in case na meron pong meron po tayong madadaanan ng mga bubog sa kalsada ay hindi po basta-bastang mabubugtas yung ating motor. Given na din yun kasi pag tubeless talaga mas masasabi ko na mas safe po siyang gamitin especially po sa long ride para po maiwasan yung pagka-flat po ng ating motor. Alam naman po kasi natin na sa kalsada po meron pong naiiwang mga bubog especially kapag meron pong naganap na aksidente. Yung pong mga bubog ay naiiwan po sa kalsada at kapag ganadaan naman po kayo sa mga may kinatrabahong kalsada, meron pong naiiwan na mga pako doon sa kalsada. Kahit kapag nasagasaan po natin, nadaanan po natin yung mga pako or yung mga bubog na nasa kalsada po, nag-cause po siya ng butas sa ating gulong. Kaya para sa akin po, masasabi ko na mas safe po gamitin yung
tubeless na gulong compared doon sa tube type. Kasi pag tube type po yung gulong po natin, kahit po palagyan pa natin yan ng sealant, ang mangyayari po nun, kapag nabutas po kasi yung tube natin or yung interior po natin, mabilis pong mag-expand yung butas na na-produce. Kahit meron po kong nilagay na sealant, mangyayari po ay puputok pa rin yung interior na nagamit po ninyo. Sandali, ala. Gagi.